Bago dalhin dyan sa Camp Bagondiwa, pagsalubong na nararapat para sa mga bayani ang iginawan sa mga nasawing miyembro ng PNP SAF mula sa mga naulila, mga kasama sa trabaho at matataas sa opisyal ng gobyerno. Sumaludo. Sa gitna ng pagluluksa at mga tanong tungkol sa madugo engkwentro, marami ang pumuna. Bakit hindi kasama sa mga sumalubong si Pangulong Noynoy Aquino? Saksi si Salima Refrat. Nararapat na pagpupugay para sa 42 sa 44 na miyembro ng PNP Special Action Force. Silang nagbuwis ng buhay para arestuhin ang dalawang teroristang banta sa kaligtasan ng marami. Pero may sasapat bang parangal para mapalubag ang loob ng kanilang mga naulila? Mga asawang nawalan ng katuwang sa buhay. Kailangan ka talagang maging strong para sa son namin. Kasi yun ang talagang naiwan. Yun ang naiwan na remembrance niya para sa amin. Mga anak na mababawasan o mawawalan ng kakalakihang magulang. At mga magulang na hindi na mahahagkan ang mga pumanaw nilang anak. Kung meron mang nakapagkimkim ng emosyon sa 4 na araw ng paghihintay sa may pagluluksang labi, hindi yan napigil ng marami kanina. Pati mga kabaro, kasamahan, mista, hindi na itago ang luha. Wala na halos magawa ang lahat maliban sa mag-alay ng panalangin at saluduhan ang mga pulis na hindi na makakasaludo pabalik. Pigati at nalamhati ang namamayani sa pagsalubong sa 42 ng mga nasawing SAF sa Maguindanao. Bayaning pulis kung sila ituring pero hindi ito matanggap ng kanilang mga mahal sa buhay, lalo't napakaraming tanong kung bakit ganun ang kinahinatnan ng isang lehitimong operasyon ng mga pulis. Kasama nilang sumalubong ang ilang matataas na opisyal ng pulisya at militar, mga miyembro ng gabinete, ang vice-presidente at ilang senador, at ilang dati o kasalukuyang opisyal ng gobyerno. Pero wala si Pangulong Aquino sa arrival honor sa Villamore Air Base. Dumalo siya sa inaugurasyon ng planta ng isang car company sa Laguna. Pinunay ito ng marami hanggang sa internet. Sagot ng Malacanang? Talaga pong wala sa kanyang schedule yan. Ang nasa nailatag na pong mga kaganapan ay yung pagkakaroon ng National Day of Mourning at pamumunuan ni Pangulong Aquino bukas sa Camp Bagondiwa, yung necrological o memorial service. At sa kabila ng paliwanag ng Pangulo sa publiko kagabi. Categorical answer lang po siguro. May go signal po ba ninyo yung operasyon po o wala? Sir, can we proceed with the mission? I don't think I was ever asked that question. Malaking tanong pa rin sa mga naulila kung sino ang dapat panagutin sa pagkakabuwis ng buhay ng maraming pulis. Yung mga official po na mali-mali po yung mga utos nila, kaya yung mga tauhan nila na napapahamak. Ang dami-dami nila, hindi sila nakalaban. Lahat ng go signal na yan, kung ano pa man, ang Diyos mismo alam niya yun. Kaya kung sino man ang mananagot siya sa Diyos. May galit mismo sa Pangulo. Kasi po, parang sila na nga yung biktima. Sila pa yung sinisisi nila. Hindi sila susugod dun sa area na yun. Kung wala po yung commanding officer na nagsasabi sa kanila. Ang malinaw sa ngayon na galing na rin sa bibig ng Pangulo, batid niya ang operasyon bago ito ikasa. Sa mga briefing na ibinigay sa akin ng PNP ukol sa continuing operation labang kina Marwan at Usman, makailang ulit kong idiniin ang pangangailangan ng tama, sapat at napapanahong koordinasyon. May ilang nakulangan. Hinihintay kong magpahayag naman siya tungkol sa side ng MILF. Hamunin niya naman yung MILF na magpakita ng good faith at saka ng goodwill. At nadismaya sa sisihan. I'm glad he made that speech, even if overdue. But sana naman wala masyadong finger pointing. Kasi
hindi pa natin alam eh kung anong tunay o kompleto na katotohanan. I am so sad by his statement because he gave no credit to those that keep the law in our country. He wants the BBL to pull through. But will it really bring the peace? Sa huli, higit sa pagpupugay, katarungan ang lalong nararapat para sa kanilang mga nagbuwis ng buhay. Ako si Salima Rafran, ang inyong saksi.